at hindi niya pinilit o isinama sa mga ano ng tao. Kaalaman natin. Oo, kasi sa base nga sa kwento, you know nga na mahirap, marami pa rin mga cynics dyan. Oo, totoo yun. But anyway, kahit na maraming cynic, marami pa rin ang nakaka... Well, nagtataka, naniniwal, nakakaramdam, kahit napigilan nila. Totoo. Oh, andito nung mga kanina na lahat, sabi mo, even kids. Yes, ang mga kabataan talagang meron yan. Pinanganak tayo, lahat tayo may kakayanan. Yung nga lang, iba't ibang antas ang ating kakayanan. May mga iba na habang lumalaki, lalong nagde-develop, kaya lalo silang nakakakita o nakakaramdam. Ngayon, maganda na tanong rin, o nabanggit mo yung kanina, kasi hindi ito isang diferensya ng tao. Hindi ito para kutsain ng isang tao. Pag meron siyang kakayanan, hindi siya abnormality. Hindi siya abnormality. So, kung meron kang kakayanan ganito, huwag kang matakot. Kaya nga natutuwa ako na may programa tayo sa DZMM kasi para magbigay rin ng lakas ng loob sa mga taong may kakayanan na ganito na ma-realize nila na hindi pala ito isang abnormalidad. In fact, kami mga spirit questers, lahat kami professionals, may doktor kami. Kaya nga nagulat ako, sir, nung nakita ko. Abogado, tax lawyer. Time. He's coming out with a tax book. Next year pa yun. Next year. Pianist. Yes, pianist. Ako, organist ako. Okay. Repercussion lang o yung consequence ng kanilang karma na sa previous lifetime nila meron silang ginawa kaya ngayon nababagabag sila. Kunyari no, sa isang ilang siglo nang nakararaan meron silang nakaaway, pinatay nila, tapos ngayong panahon nito sinilang sila ulit, nakita nila yung taong yun, pakiramdam nila parang galit na galit siya, di ba? So, pag nakikita niya, kasi yung previous lifetime, eh, pinatay niya. So, ngayon, nagkita sila. Ngayon, yung tao namang na pinatay niya, pag nagkita sila, may takot sa kanya, na parang, ngayon pala niya nakita, pero bakit parang umiiwas siya, di ba? Kasi pwedeng karmic effect ito ng nakalipas. Kaya yung pagpaparamdam niya, yung mga nararamdaman niya, pwedeng resulta ng karma. Pwede yan. Ngayon, maganda rin to malaman ng mga nakatatanda, kasi ang mga kabataan ay huwag nilang husgahan. Huwag nilang husgahan na ito ay isang masamang bagay o sabihin, ay sa demonyo yan. Hindi totoo yun. Kasi ito ay kakayanan. Lahat tayo meron ito. Yun nga lang, pwedeng lalong ma-develop, pwede rin mahinto. Ngayon yung natanong mo nga kanina niya. Kasi pwede bang, is it okay kung pigilan ng isang tao dahil ayaw niya? Or is it okay na buksan kasi gusto niya? Pwede. Kung pipigilan yan, pwede mong pigilan yan. May dalawang paraan. Ang isa, mag-isip ka ng lahat ng problema sa buhay, lalo ng financial. Ang hirap naman nun. Kasi mag-ground ka. Gusto ko na lang makakita. Kaya kumain ka ng kumain sa utom ba? Oo, kasi pag busog ka, hindi ka mag-elevate ng tinatawag na tataas yung kamalayan sa spiritual na level. Ginagawa yan ng lahat ng religion. Ang mga Buddhist nagpa-fasting, ang mga Hindus, Muslim, Catholics, di ba, nagpa-fasting para maging mas spiritual sila, di ba? Ganun din ang kami. So pagka tayo, lahat tayo mga tao, kung gusto nating maging spiritual tayo, magpa-fasting tayo. Okay. Kung busog ka, hindi ka aangat. So there is, that's another way of looking at fasting, ha? Wala, naiba lang ako. Kasi, yung iba, kasi yung sacrifice na ayokong kumain. But actually, may physical na kumbaga explanation. Yan ay para kung gusto mo magsara. Pero kung bukas naman at gusto magbukas, medyo be careful kung anong hihilingin mo, di ba? Question, kuya, bago may tuloy yan. Sinasabi niya na pag-aaralan, na explore, yung bang kagaya ba ng anting-anting niya, may pinupuntahan kayong bundok kada mga araw para palakasin or hasain meron, talento. Meron, yung bundok ng Banahaw, di ba? Talagang pinupuntahan niya. Maraming spiritista, psychics na nagpupunta doon kasi positive ang energies niya. Except that sa panahon ngayon, medyo may mga lugar na kasi sinasalaula na ng tao. Tsaka yung iba naniningil, ha? Oo, may maraming naniningil. May nagbibigay ng medalyon, 5,000, ha? Oo, maraming naniningil. Kaya nga yan ang mahirap, eh. Kasi yung iba, ginagawang commercial. Once maningil, huwag ka nang... Kasi alam mo, may kapalit, eh. May karmic effect yan, eh. Pagka naghingi ka, pasa sa agham din yan, di ba? Sinasabi, tinuturo yan sa atin sa high school na for every action may equal pero opposite na reaction, di ba? So kung may hihiling ka, may kapalit yan. Okay. So sila, maniningit sila, may kapalit din yan. May mawawala. Ang bagtang araw, eh, parang kung hindi mo bibilin yung medalyon, eh, parang... Oo, tatakutin ka pa. Kasi they're using it, yung kanilang gift na talagang negatibo, pero babalik sa kanila. Babalik sa kanila yan. Kasi maraming mga nakakaalam ng tinatang nalihim na karunungan, na ginagamit naman sa kabutihan.
Dapat talaga kung may kakayanan ka ganito, gamitin mo to para tumulong sa ibang tao nang hindi ka humihingi ng kapalit. Okay, so kung ngayon, may